tinig ng Panginoon sa loob na mahinaon. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, "Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa araw na ito, Lunes, unang araw ng bagong Linggo ng Paggawa. Alam ho natin na ang buong bansa natin ngayon ay naghahanda, hindi lamang po sa Sona mamaya, kundi sa super typhoon na sinasabing darating o dumating na sa ating bansa. Tuloy-tuloy po ang pagdarasal natin. Kahit hindi umuulan ngayon dito sa atin sa Maynila, wag ho natin titigilan ang pagdarasal, sapagkat bahagi pa rin tayo ng isang bansang pwedeng maapektuhan ng super typhoon. Pero ganun pa man, makikita naman natin siguro, kagaya ng mga nagdaang karanasan natin, na ang kapangyarihan ng panalangin, ang kapangyarihan ng Diyos ay mas higit kaysa anumang problema, sakuna at kalamidad. Kaya huwag tayong titigil magdasal upang maligtas tayo sa super typhoon na ito. Alam nyo, kahapon, talagang may mga parte ng umuulan. At kanina madaling araw, pinakikiramdaman ko at pinakikinggan kung umuulan na. Pero gumising tayo ng walang ulan. Hindi natin alam kung hanggang mamaya ito. Pero sana yung mga ganitong pagkakataon ay maging paalala at tanda sa atin na mayroong nangyayari sa panalangin, na may nagbubunga sa pagdarasal natin. Itong mga bagay na ito ay tanda na mayroong Diyos na nakikinig sa atin. Itong bawat pagising natin sa umaga ay dapat maging napakahalagang tanda na may Diyos na nagbibigay pa ng pagkakataon sa atin. Pagkakataong mabago ang anumang mali nating nagawa kahapon.
pagkakataong maayos natin ang anumang nasira nating kahapon. Ang bawat umaga ay tanda ng pag-asa at awa ng Diyos. Kaya nga sa ating unang o ating ebanghelyo ngayon, medyo na dismaya si Kristo. Humihingi kayo ng tanda. You are asking for signs. Anong sabi ni Kristo? Wala nang tandang ibibigay sa inyo, kundi ang nangyari kina Jonas. Kung paano pinili ng Diyos si Jonas na bigyan ng babala ang mga tao sa Ninive upang magbago, at sila ay nakinig kay Jonas at sila ay nagbago. Pero mga kapatid, tayo, hindi si Jonas ang kasama natin. Ang Panginoong Diyos mismo ang kasama natin. Kaya sabi ngayon, meron pang mas higit kay Jonas. Kawawa ang lahing ito. Alam nyo, sa Ingles talagang tinawag silang masama ang lahing ito. Kawawa ang lahing ito. Kawawa tayo. Araw-araw binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos. At yun dapat ang maging tanda na kapag nagigising pa tayo sa umaga, binibigyan tayo ng bagong pagkakataon ng Diyos para matupad ang pangarap niya para sa atin. Narinig natin sa unang pagbasa kung paano niligtas ng Diyos ang bayang Israel sa pamamagitan ni Moises. Hinati ang dagat. Nagdalawang isip yung mga tao, nagduda, pinagbintangan pa ng mga Israelita si Moises, papatayin mo yata kami dito. Di bali nang maging alipin kami. Alam nyo, minsan, nasa harapan mo na yung sagot sa mga tanong ng buhay mo. Nasa harapan mo na yung mga tamang tao na tutulong sa'yo. Tamang duda ka pa rin. Ayaw mong makinig. Ayaw mong maniwala. Ayaw mong magpatulong. Ano pang tanda ang hinihingi mo sa Diyos? Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong unang araw ng linggong ito, hilingin natin sa Panginoon na sana tulungan niya tayo na magkaroon tayo ng kababaang loob na harapin at tanggapin ang anumang mabuti at tamang tulong na dumarating araw-araw sa buhay natin. At sana hilingin natin sa Panginoon tayo mismo ay maging tanda ng pag-asa para sa iba. Na tayo ay maging tanda ng awa at pag-ibig ng Diyos para sa iba. Araw-araw, ang bawat pagising sa umaga ay dakilang tanda ng bagong awa at biyaya ng Panginoon.